Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Dahil wala tayong order na cake, gagala tayo. At alam niyo ba kung saan? Bow, may patabon-tabon pa sang kamot. Dito sa malaparaisong lugar na ito. Alam niyo ba kung saan ito? Mamaya, malalaman niyo. Napakaganda talaga lang lugar na ito. Ayan, ang gaganda ng mahulma ng bato. Akala niyo Palawan? Hindi, no. Gimaras lang yan. Ang Malapalawan view na ito ay makikita dito sa Patani Beach sa Murubuan, Jordan, Gimaras. Para malaman nyo kung paano magpunta dito, panoorin mo ang video. Siyempre, para makarating tayo doon, sasakay tayo muna ng bus, ng Cirrus. Ayan, sumakay kami ng bus mula sa aming bayan sa Barotac Nuevo, papuntang terminal. After 35 minutes, nakarating na kami dito sa terminal. Hinintay pa namin si Mami at si Daddy kasi nga nahuli sila, nauna lang kami, baka kasi pag sama-sama kami, hindi rin kami magkasya sa isang bus kasi nga maraming pasahero. Pagkatapos namin dyan, sasakay kami ng Sipiyo hanggang Plaza at pagkatapos ay sasakay na naman kami papuntang Parola at ayan na nga, ang dami ng pila, siksika na. Yung huli kong punta ng Gimaras, nasa Ortiz pa yung sakaya nila pero ngayon, yan dito na sa Parola at ang ganda na. Madaming pasahero papuntang Gimaras kasi nga Manggahan Festival. At habang nagbibidyo-video ako, mayroong miksina. This is the heart of the Lager. Nandito kami ngayon. Ang haba ng pila. So, papunta kami ng Boracay. Papunta kami ng Boracay at walang guwap. Hanap kami ng sambang. Bili na kayo doon. At ayan na nga, anong petsa na? Andito pa rin kami sa pila. Mabuti na lang may senior kaming kasama. May nagtanong kasi kung sino ang senior. Mabuti na lang andyan si Manay. Ayun na nga, inuna kami doon sa pila kasi nga senior. Ayan, pagkatapos namin kumuha ng ticket at magsulat ng aming mga pangalan, dumiritso na kami sa sasakyan naming ferry. Ang dami talagang pasahero papuntang Gimaras. Ang plano namin, magruro sana kami para mabilis ang biyahe. Kaya lang, hindi daw pwede kasi kailangan ng booking 3 days before bago kayo umalis. At para lang daw sa may mga jeep or sasakyan. Noong una, nag-alinlangan ako na hindi iruro ang sakyan namin kasi akala ko bangka. Kasi dati bangka ang sinasakyan yan pero ngayon ferry na. Hindi ka nakabahan kasi nga malalaki na yung mga sakaya nila. 50 to 80 passengers ata ang pwede sumakay. At habang naglalakad kami papunta sa ferry namin, sabi ko sa kasama ko, i-video mo nga ako para naman may video ako na naglalakad kunwari paakyat sa ferry boat, o diba? At ayan na nga, dahil vlog ko to, dapat ako ang bida. Ni-instructionan ko pa yan dyan yung videographer ko, baka mamaya putol-putol yung pag-video niya. Ang hangag, yagin, uto dyan man dayon ang video, ya, wala niya gin-focus sa akun. Di, hambal ko ako na lang mabidyo ah. Bi, lakad lang to bala. Karong mabuyan mo pang cellphone ko wala sa oras. At ayan na nga, pumasok na kami sa loob ng ferry. Aba, punuan na. Ang dami talagang pasahero. Mabuti na lang mayroong second floor. O, oh, diba, sosyal. At ayan, umakyat na nga kami sa second floor. Mabuti na lang walang masyadong tao doon. At itong pabida-bida na kasama ko, nagpa-ira-ira pa sa video. Nag-barangisi pa. At ayun nga, sabi ko, sa tabi lang kami ng bintana. At ayan, mabuti na lang, may bakante. Siyempre, gusto ko talaga sa tabi ng bintana. Siyempre, alam mo na, for emergency purposes. At nang nakapwesto na kami, nag-video-video na ako. Sabi ko sa kanila, see hi to my vlog. O diba, kumakapal na talaga ang pagmumukha ko. At umalis na nga ang aming ferry boat. Kita nyo naman, di ba? Ang bilis-bilis, charot. Siyempre, gin-speed times to ko na. At habang umaandar yung aming ferry boat, hindi mo talaga maiwasang may video-video sa mga tanawin sa karagatan. At ayan po ang port ng Iloilo City. Diyan po dumadaong yung mga barko na galing sa Maynila, sa Cebu. Ay, doon pa kung sa Cebu andyan din. Nasa kabila ata. Mabuti na lang at maganda ang panahon at hindi siya maalon. Medyo makulimlim nga lang. Okay na yan, basta wag lang umulan. Mahirap kasi umakyat ng bundok kapag maulan, maputik. At ayan na nga, umiksi na naman si Bakling. At ayan, may mga turista akong nakita doon. O kita mo pa, kaway-kaway pa. Medyo malapit-lapit na rin kami sa isla at kita na ang mga kabahayan.
At ilang saglit na nga, nasa Guimaras Island na kami. Ready na kami, excited na kami, magmanggahan festival. At alam nyo ba, para kaming mga tanga dyan ng mga pasahero sa taas, hindi namin alam na nagsibabaan na pala ang mga pasahero. At tingnan nyo, oh, kami na lang nahuli sa baba, hindi malang nag-warning. Pero okay na rin, hindi isiksikan. Pero yun ang akala ko, yun pala sa labas, siksikan pa rin. Ang dami pa rin mga pasahero. Sabi ko sa dalawa kong anak, huwag kayong masyado excited, baka mamaya magtulakan kayo dyan at mahulog. Because wait for your turn, o diba, English yun. At ayan na nga, pagkakita ko ng yellow na mango, nako, na-excited na ako, parang naamoy ko na ang hinog na mangga. Sa gitna pala ng kanilang port, mayroong malaking mangga at ayan, nag-picture taking sila doon. Yan pala palatandaan na nasa Guimaras na ikaw. At ayan na nga, nag-lista ako ng mga pangalan namin, sabi ko sa kasama ko, videohin mo ako para naman may remembrance. Kaya lang pinagalitan yung aking videographer kasi nga parang-harang siya sa daan. Sabi ko sa kanya, doon ka lang maghintay sa gilid tapos bibidyohin mo ako habang papasok. O diba, nag-welcome pa. At ayan, ako na lang ang nag-welcome sa aking sarili. Sabi ko, welcome to Manggahan Festival. Charot. At syempre, hindi mawawala ang picture-picture. Sabi ko sa mga kasama ko, mag-picture taking muna tayo para naman may remembrance tayo na nagmanggahan festival tayo ngayong taon. At nag-groupie picture nga kami. Pagkatapos namin at picture-picture, sumakay na kami sa tricycle na aming bubulol na ako, oy. Ang ibig kong sabihin, sumakay na kami sa tricycle na aming wala na naman sa isip ko, oy. Bahala na, hindi ko na pag-i-edit. Kakapoy nga, daan mag-voice over. Nandito pa naman ako sa loob ng CR habang nagbo-voice over para walang ingay na marinig. At ayan na nga, nandiyan na kami sa tricycle, pa-picture-picture kami, nakita namin ang smallest plaza in the world. Sa wakas, ilang years din bago ulit nakabalik dito sa isla ng Guimaras. Mga year 2005 ako dito huli kong nagpunta. Yung first time ko talaga nagpunta dito is third year high school at ako noon, fourth year, 1998, yun. At ito nga, pagbalik ko, kasama ko na ang mga anakis ko. Hindi ko sinama si CB kasi nga, naku, ayoko magkarga-karga sa kanya. Kasi nga, bundok yung akyatin namin. Naku, maghihirap lang ako noon. May stress lang ako, tsaka hindi ako makapag-aura-aura, no? Charot. At ito nga, si kuya, ang bilis-bilis nagpatakbo. Gina-nervous man ko sa iya. Liko-liko pa naman yung daan. Tapos may pabtaas, pababa, nakorda man ko sa iya, oy. Ayan, pumasok na kami sa barangay. Ano ba yan dito? Hindi ko tanda ko ano yan dito. Basta papasok na kami doon sa aming pupuntahan talaga. At ito yung daan niya, pakorba, may pataas, pababa, parang paalun-alun ba? Kanina nga pala, nadaanan namin doon ang Jordan National High School. Tapos yung daan didiritso doon, papunta na siya sa Nueva Valencia. Yung kanina naman, yung pakaliwa, pupunta yun sa Buena Vista. Separate yung daan pa, Buena Vista. Doon sa Nueva Valencia, madami daw mga bis doon. Nandyan yung Alubihod na sikat dito sa Guimaras. At sa buong syudad ng Iloilo City. At ayan na nga, habang papalapit kami sa aming pupuntahan, yung daan naman, pahirap ng pahirap. Mayroong batches. Yung simentado, mayroong hindi. Pero yung nakakatakot talaga yung pababa na nadaan. Ah, di po, gado, nagasakay ka lang sa roller coaster eh. Kadasik pa nga daan kay Manong magpadalagan sa tricycle. Kapin pa ko mag-arangkada siya pa aakyat yung tricycle. At papasok na nga kami sa Barangay Morobuan. Alam nyo ba, pag uwi namin mula doon sa likuon, ginlakad lang namon halin dito sa sityo Patani. Wala kami sang tricycle na sakyan ba? Di po ga, tama ka kapoy. Yawan pa ko kabakin doon sa amon bag. Ah, pag abot sa balay daw, ginlampos. Ako kalima katawo. Ay, grabe ita na sa kakapoy sang akong nga tiil. Ako, ama ako muna. Mataklad ka sa bukid. Amuna ka lakan pa ang panawon. Kalayo. Wala sang tricycle. Do, hindi ka na magliwat. Pero maliwat mong gyapon eh. Nami mag-adventure.
Nakita niyo sa nadaanan namin na may nakatayo na mga teenager, doon yon ang daanan papunta sa Kapituguan Beach. At sa wakas, nakarating na nga kami. Hanggang dito lang yung tricycle kasi hindi nga siya makapasok sa loob kasi bundok na nga siya. Aakyatin na talaga, mahirapan na siya umakyat. At dito na nagtapos ang aking part 1 na vlog. Abangan nyo na lang ang part 2 kasi nga masyadong maano na, mahaba na, nahirapan na ako mag-upload pag masyadong mahaba. At ayan, umiksi na naman si bakla. Please follow and subscribe Mimay, ang Pigadong Sosyal at Mimay's channel. Thank you!